Hello guys and welcome back to the channel, and for today's video ang topic natin ay what is HTTPS and how does it work. So paano ba nag-work ang HTTPS? Okay, so let's start by defining what is HTTPS. It means Hypertext Transfer Protocol Secure. So it is used for secure communication over a computer network and is widely used over the internet. Okay, so usually ginagamit to sa internet. So, pag nagbabrowse kayo ng internet, nakikita nyo laging may HTTPS sa umpisa ng website name. Diba? Kasi usually ngayon, nire-require na siya na meron kayong HTTPS kasi alam ng tao na kapag meron kayo nito, secure yung communication between their device and papunta dun sa web server nyo. Okay? So, how does it works? And saan ba ito nanggaling? Bakit ba natin kinailangan ito? So, gawa muna tayo ng isang scenario. So, for example, ikaw to. And then, sa bahay, meron kayong wifi. And then, meron kang kasama sa bahay like your brother or yung roommate mo. Share kayo sa wifi. So, kapag merong bad intention na yung ano mo, yung ka-office, I mean, yung ka-roommate mo sa'yo, pwede ka nilang gamitan ng software para ma-hack or para makuha yung information mo. But since yung mga kasama naman natin sa bahay, ito normally yung mga tinatrust natin, yung family natin, yung roommate natin, alam natin wala silang masamang gagawin sa atin, right? So, it's okay to share the network with them, right? Pero paano yung scenario na meron kayong kapitbahay na nakakonect din sa wifi nyo? And hindi nyo alam na nakakonect siya. And then, nung nakakonect siya, pwede niya nang makita yung mga information ng mga computers niyo, right? Katulad din to sa parang public wifi, diba? Pag kumukonect ka, kahit sino kasi nakakonect doon. So, may possibility na mahack ka doon, okay? So, yung tao na merong willing na manghack at merong software na ginagamit is may possibility na makakuha ng information niyo. So, kailangan talaga ng security, okay? So, kapag dating sa internet, ginagamitan natin ng security ang internet natin using the HTTPS or SSL. Okay? So, for example, itong computer kumonek sa isang web server. Sa internet, public lahat. So, anyone, kahit yung mga hacker, kaya nilang masniff yung data nyo or yung communication nyo papunta ng web server. That's the reason why ginawa si SSL or HTTPS. Okay? So, ngayon, paano ba ito nag-work? So, pag kumonek kayo sa isang web server na may HTTPS, ang gagawin nila is magbibigay sa inyo, sila sa inyo ng container na merong tinatawag na public key. Itong public key na to, mapupunta sa computer mo, and then dyan mo ilalagay yung information mo sa loob. And kailangan mo siyang ilock using the public key. So ngayon, paano kung yung ito napunta dito? Wala naman siyang gustong i-share na information niya. Ang gusto niya is mangkuha ng information and not to share his information, right? So wala talaga siyang gagawin dito. So ikaw, pag na-receive mo na yan, since tinatrust mo tong website na to, dahil nakita mo may HTTPS siya, maglalagay ka ngayon ng information mo. For example, email account, nag-register ka, ayan yung ano mo, credit card information, bank information, ilalagay mo ngayon dito. And then, ilalock mo na siya, right? So, pag nalock mo na siya, babalik to, ayan na, kunyari with data na siya, no? Babalik to sa kanila. And sabihin niyo sa akin, paano kung yung with data is pumunta dito? Wala naman silang private key, right? Na pwedeng buksan. Ang pwede lang nilang gawin is wala. Hindi nila mabubuksan yun. Kasi ang mga kabukas lang nun is itong web server na merong private key. So, pag nabuksan na ng server yung private key, that's the time na magiging encrypted na yung communication yung dalawa. So, hindi to matagal. Sobrang bilis lang na nangyayari nito. Okay? So, yun yung process ng HTTPS and kung paano nangyayari yung encryption between two devices over the internet. Okay guys, so sana naiintindihan nyo
a brief explanation of how HTTPS works. Okay guys, see you again next time. Bye!